up the loins of your mind, be sober, and hold to the end of what it is that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, be ye holy, for I am holy. And if ye call on the Father, who without respect of persons judges according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. For as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Who verily foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Sabay-sabay. Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in God. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong masalita. Pray na kayo pong magpaunawa sa amin, aming lesson ngayong maga. Aming pag-aaralan po ay about traditions of men, kung saan, Panginoon, ito ay nakakabuti sa ibang paraan. But nakita namin sa New Testament, karamihan ito po ay negative. Lalo po ito po ay hindi maayos, hindi lalo ino-oppose ang inyong salita. Nawa ay maintindihan po namin ito, Lord. At pagpalain niyo po, Lord, kami. And then sa application nito, Lord, sa aking buhay din, sa ministry, at sa pananampalataya, Lord, sa pagsunod sa inyo, nawa ay maintindihan namin ang roles mo nito, Lord, kung saan ito maganda, ba't ito nakakasama na. I hope ma-identify namin at magawin namin yung tama, Panginoon, yung kalooban pa rin. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapuna po, good morning po sa lahat. Sana excited tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, no? So, next verse natin natin. Next week, pero tuloy lang po yata yung mga pag-aaral kasi yan tayo, eh, no? So, this time, title po nito is Traditions Gone Bad. Okay, sa Tagalog, mga kaugalian. Ano ba yung kaugalian? Tingnan natin, ha? Ito sa ating, tingnan lang natin yung ring. Ano? Walang kabulang paraan ang pamumuhay. Paraan ng pamumuhay. Another, ano yan, is yun nga, mga, tignan natin. So again, ang subtitle po nito, no? So, another title is When to Challenge or Reconsider Commonly Accepted Beliefs. So yun yung pala another term dyan sa tradition. Ibig sabihin, mga bagay na pananiniwala mo, hindi mo na ako na-question. Kasi totoo yan, eh. Lagi natin ginagawa yan, taon na taon natin ginagawa yan. For example, yung mga, mamaya, tayo doon. So alam nyo na yung mga sa ating ginagawa na kasi pinasa-pasa sa atin. So tayo mga Pilipino, pagmamano, po-opo, hindi lang masama yun, di ba? May iba naman, may iba-ibang tradisyon. So anyway, isa-isa natin mamaya yan. So bakit tayo nag-aaral ng ganito ngayon? That the brethren avoid being victims of bad inferior traditions. So nagkakaroon kasi ng mga tradisyon na lalo na pag talagang in-establish ng kalaban at nakapasok sa ating lipunan na parang maganda kasi, kaya hindi natin kinustyon. So, paano kailan, kaya when to challenge, no? May mga time na kailangan mo i-challenge. Again, kung walang problema dyan, sure, why not? Diba? Nakasanayan natin magbarong, at tanong ko ba natin sa ninuno natin, bakit barong? Diba? Samantala, internationally talaga ngayon, ang ano na, hindi ako nag-jacket, medyo mainit eh. Pero ngayon, kahit sa ang bansa, yan ang ano ngayon eh. Hindi Amerikano nakatuklas nun ah. Kasi tawag natin Amerikano eh. Pero inaaral ko rin yan kasi bakit kahit mga Chinese na gano'n kasi nga halo-halo na ng culture yun. To the, pati yung pag necktie. So, inadapt-adapt na yan ngayon kung ano yung yun na naging stand. Pero, so nasabihin, may mga tradisyon na okay lang. Anyway, define natin sa isa, no? Para tayo nagkakainawaan. So, ano yung tradisyon? Ayun na pala eh.
Sinabing tradisyon, tradisyon, dito na lang, palakita nyo rin. Ano ba yun? Tago. Ayan. Ito yung mga ginagawa natin na minsan din natin kina-question, bakit ka mamano? Ba't ka nagmamano? Nagmamano pa ba kayo dito? Ba't ka nag-oopo? Galang. So yung mga hindi nag-oopo, mga Amerikano, hindi magalang. Ganun ba yun? Nakita niyo yun, di ba? So hindi necessarily, pero may mga bagay na particular sa isang bansa minsan, di ba? Pero napansin ko po, kahit sa Asian, eh, ang hirap minsan pag-aralan ng language ng Asia, pero karamihan tayo, mayroong mga ganong, ben, wala. Merong ano, yung yan, yung Korea, Japan, yun, medyo na sagi ko lang. Lahat may parang po-opo yan, mga yan eh. Kakaiba lang. Ibig sabihin, ito ang pag sinabi mong hello, kamusta ka, ito ang sabihin mo. Pero pag ginagalang mo yung tao, iba. Ganun. So, arami na Asian may ganun. So, custom, yan, customario or tradisyon. Okay, sabi sa dito sa Merriam-Webster, sabi dyan, uninherited, pambihirang, pangit naman ito. Back. Okay, huwag kayong bibili nito, pangit. Recent. Bira. Andun pa sa tabi, no? Uninherited or established or customary pattern of thought. So, nanamana mo lang, hindi mo na tinanong. Diba? Ba tayo nag-oopo? Po-opo, po-opo, parang ganun. Nakakaano naman, ha? Dinadagdag mo pang po. Hindi mo na tinanong kasi yan ang pinasa, yung para daw paggalang. So, establish, ibig sabihin talagang dyan na yan. Kung sino mo nag-establish yan, basta na-establish. Lahat ng Pilipino ginagawa yun. So, madalas hindi, hindi mo na tinatanong. Okay? Or customary, pag sinabing customary, custom, sabihin sinadya, di ba? Or particular. Pattern of thought. Ganun yung utak na yun. So, ano pa yung mga naisip ko na naman dito? Yung, kahit sa amin po, may mga, dyan ako sa ibang mga, may ibang religion doon. Nakalagi sila, naka, ang tawag doon? Mga lalaki pa, naka, hindi bonnet eh. Basta yun na yun. Turban ba yun? Wala si daddy. Okay? Kasi mga Hudyo naman, iba rin. So basta hindi na natin tinatanong yun. Basta yun ang pattern yan, yun ang customary, yun ang tradisyon. Okay? Action or behavior. So pero madalas ay nakalagay dito, such as religious practice or social custom. So madalas nga yan sa religion, alam nyo ang religion goes back to simula ng tao eh. Ngayon lang sa panahon natin na tina-challenge ng mga walang religion dyan. Pero meron pa rin silang religion eh. Kaiba lang. Nasabi lang wala silang Diyos. Pero meron pa rin silang mga na tinatanggap kahit na kung sa atin na opo-opo, iba, mister. Sa ibang lugar daw, bawal yung kahit mister, sir. Alam niyo ba yon? Masama yon? Masama ba hindi? Hindi naman kaso. Nung ni-research ko rin yan, maniwala kayo sa hindi, may kinalaman din pala sa Bible. Alam niyo ba yun? Kaya karami sa Western daw, ayaw nila niyan. Kasi, iba, sobrang, sabi lang sa amin ha, pag sa company, ni-explain yan. Eh, ba't mo ginagalang? Magandang galangin mo, pero pag sir ka ng sir, ma'am, parang na-inferior ka. Ganun daw yung explanation dun. Kaya dapat pantay-pantay tayo dito, ganun. Pero actually, pag ni-research mo pala, nanggaling din pala sa Bible yun. Alam mo, sinabi kasi ni Jesus, yung sir pala, parang senior yan eh. Parang ano nga yan eh, master. Eh sabi ni Jesus, call no man your master, your father, di ba? Call no man. Yung pala yun, niwala ka. So anyway, katagalan yan, minsan di mo na alam kung saan nanggaling. Pero ginagawa nila ng bansa, ng region, okay, ano pa. Yan, ang ganda dito, sabi dyan. A handing down of information, belief, customs by word or mouth or by example from one generation to another without written instruction. So, minsan meron actually, mamaya pag-aaralan natin sa mga Hudyo,
Pero iba wala na, basta sinabi sa atin yan, basta pag ganyan, gawin mo yan. Okay, magmano ka, bakit? Bakit hindi ganyan? Diba? Yung iba naman, daming, iba. Diba? Pag mas magalang, mas, ganun pa eh. Lalo sa Bible, nagtapatira pa pa, no? So, iba-iba yan, di mo maintindihan. So, again, minsan, okay lang, minsan hindi. Yun ang pag-aaral natin, ha? So, ano gusto natin i-define? Challenge. Ano yung challenge? Kasi again, subtitle natin, when to challenge or reconsider. Kailan mo ngayon i-challenge yan? Ba't mo sinasabi yan? Ba't? Kasi minsan hindi mo na kailangan, pero minsan kailangan. Sinabing challenge, either tatanong ka or minsan hindi mo gagawin. Ba't ko gagawin yan? Diba? Reconsider, pwede mong isipin bakit nga ba, gagawin ko ba yan o hindi, sabi mong Catholic, may ganun, di ba? So, ang daming tradisyong Catholic, yung mga ninong-ninang, yan. So, actually, lahat ito ay, ano sa atin, may applicable sana sa atin ito, no? Kahit sa mga pananggaling. And then, pag sinabing common ay karamihan, ginagawa, accepted, or tinanggap na. Kasi iba po yung tinanggap, may mga tinatanggap tayong kahit di mo naintindihan. So, kahit tayo dito eh, minsan, yung hindi mo kaya tayong intindihin, tanggapin mo na lang. So, pero, pag matanda ka na, wala namang masama mag-isip-isip, okay? So, yan. So, ngayon, subukan kong tapos ito ngayong umaga. So, example ng yan. So, tayo, magbigay tayo ng mga mabuti at samang tradisyon. Nabanggit na kanina yung opo, opo. Mabuti ba yun? Hindi. Mabuti yun kasi sabi sa atin, mabuti. Eh, paano iba nga? Walang ganun. Mga bastos pala yung Amerikano. Diba? So, ngayon, binanggit ko sa inyo ngayon at tinignan mo yung customer sa ibang bansa, mag-iisip ka na ngayon. So, in a way, tama nga rin yung hindi masama yun. Kasi nga, gumagalang ka nga eh. Eh, sabi naman siya sa office naman yun, nasobrahan naman. Kahit minsan yung ano, isesel yung mababa o kaya OA na para lang mabigyan ng paboba. May epekto kasi yan eh, pag ginagalang mo yung ano, minsan kabaliktaran. So kaya ngayon iba, talagang ayaw na ayaw nila, no? Huwag tawagin, sir. Bakit? Diba? Ganun. So yun, tunan ba mga bata? Ano pa yung magandang tradisyon? Sige nga kayo magbigay. Magandang tradisyon. Mano, pagmamano. Ang ganda ba yun? Itong may COVID. Ba't maganda? So, again, pinag-uusapan natin yan. Nag-iisip ngayon tayo, di ba? Yan. So, ako, actually, kaya nga yun ang topic natin ngayon. Merong mga tradisyon na may setting naman na hindi mo na kailangan, ano, nasanayan na nila yan at mga biniwin mo nga sila sa Panginoon tapos napakalit na bagay o questionin mo, hindi appropriate, tama? So pero pag tinutuklas mo kasi yung mga bagay-bagay talaga, minsan magtatanong ka, okay? At yan tayo may pupunta, no? Okay, so ano yung mga bad tradition naman? So nabanggit nyo rin nabanggit natin last time yung mga depende kasi sa lugar, yung iba sa bandang Mexico ata yun. At kahit sa Pilipinas, di ba? Malapit na naman yung November, meron mga araw daw ng mga patay. Ba't mo araw pati-patay, may araw. Kaya nagpuro patawa na talaga itong mga ito eh. Kailan lang, this week ata, ano daw yung nauso? Araw ng? Ha? Hindi ko nabalitaan yun, ano yun? Puro kalokohan na lang, hindi, mas kalokohan pa. This week o last week? Diba dati, Baptist Day, di ba? Kalokohan din yan. Iglesia ni Manalo Day, nagkaroon din sila. Hindi nyo nabalitaan yung Lazy Day daw? Di ba? Wala na, puro kalokohan na. Lagyan natin lahat yan. Kasi, logi naman yun ba? Wala tayong day. So, ano pa? Yun nga, so yun nga, sa Mexico daw, mayroon silang, tsaka basta Latin America, may parang ganun din, Day of the Dead sila daw. So, hindi magandang tradisyon, pero sa kanila, maganda. Dito sa Southeast Asia, marami rin kalokohan yan. Hindi natin alam eh. Pero minsan, kaya yung mga, ha?
tayo, araw ng patay. Tsaka minsan, nagaganyan yung mga Katoliko naman, di ba? May mga masamang tradisyon, no, na hindi dapat gayahin. Lalo tayong mga Kristiyano, inaalam natin lahat yan. Hindi maganda, hindi sa Diyos, iniiwasan agad natin. Sa Southeast Asia, dami pa rin po dyan. Meron dyan, madalas malalaman yun sa mga missionary. Kasi doon sila pupunta, hindi natin alam bakit, pero gusto nila sharean. So, ang dami rin, napaka-weird. Meron doon, nag-share sa amin dati, yung parang tinutusok nila yung sarili nila, sinasakta nila kaysa, tapos magmukha silang demonyo. Alam mo, mukha ng demonyo sa Latin America eh, yung November din yun, October eh. Dito sa Southeast Asia, meron din talagang pinipierce nila yung mga tao. Kasi yun ang tradisyon nila, ganyan-ganyan. So, masama. So, sana nakakuha niyo yung gusto kong sabihin. May mga good and bad tradition. Okay? At merong sobrang sama, sobrang buti rin. At meron din medyo mabuti, medyo masama, ganyan-ganyan yan eh. So, kaya ngayong umaga, aralin natin saan tayo dapat lumagay. Amen? So ngayon, bago tayo sa mag-focus kasi tayo sa mga dapat natin iwasan, tingnan muna natin yung mga sa Bible, dalawa lang ito, no? Yung tradition na banggit lang madalas sa New Testament. Actually, sa New Testament lang, yung word. May sabi po dito, ito yung positive na mention lang, no? Sa dalawa lang. Second Thessalonians, sabi dito po sa 2:15, tagal ng exposure ni Merriam-Webster. Second Thessalonians, ako muna po, no? And then, mamaya kayo. Ito ba sabi ni Paul? Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. So, may sinasabi nga si Paul na, oy, mga taga-Tesalonian, mga member to, mga churches. May mga tradition daw na panghawakan nyo. Gawin nyo kasi ginagawa natin talaga yan. Katulad yung memory verse na naman. Okay, ginagaya na natin yung iba yan eh. Pero sa atin talaga yan. Kasi ganyan tayo mga Baptist especially. Bible talaga tayo. Binibase yung buhay natin. Ano yung masaya. Ano yung dyan lahat eh. Kaya hindi masama sa atin. Buhay na natin yan. Even yung pag-atin. Okay, mag-aral. Pero basa. And then, memorize. So, yung iba dito medyo ano pa mag-memorize. Wala, buhay natin yan. So, tradisyon niya na maganda. Amen? Amen. Kaya sabi dyan, huwag yun ang papakawalan nyo. Ginagawa na natin lagi yun eh. So, tayo mga Baptist, especially, ang dami rin natin na anong nakita sa mga Baptist. Yan, 3 times a week. Hindi mo makikita sa iba yan eh. Yung ibang Baptist, nagbabawas din. Pero yung mga CCF, yung mga iglesia, yung Manalo, Catholic, wala silang yung Sabadista, ano man yan. Contento na sila sa once a week. Ganun, kung meron man, salitan, ayan. So ngayon, meron tradition sa mga Baptist din, either Wednesday yan, Wednesday yung kanilang mid-week service, tayo Thursday, yung iba, ganun. Karamihan, Wednesday. Okay, so tradition na yon, hindi mo masama, ituloy na natin. Ano pa yung mga tradition dito na, hindi sinabi actually kasi dito, no? Pero nabanggit lang niya, okay, na tayo niligtas ng Panginoon, yung binabanggit dito. So, kayo tinawag sa gospel. Okay, kung ligtas kayo, ligtas ba kayo? Kung tayo siya maligtas, madadagdag kayo sa church. Tuloy-tuloy lang. Inaalala natin yan. Maganda ginawa. Pero mayroon mga pinasa sa inyo, magandang tradisyon. So, ngayon, mayroon tradisyon tayo ngayon. Sabado natin, ganun na. Ministry na rin, di ba? Yung iba, pwede naman, ano, bakasyon ng konti. Wala naman sa ating ano yan eh. Pero tuloy-tuloy na tayo doon. Hindi yan masama. Soul winning, of course, hindi lang yung tradisyon, yun ay trabaho talaga natin. Okay? Tayo ngayon, nanonood tayo sa seminar, di ba? Nabanggit ulit seminar. Naging ganun na tayo, especially nung dumami yung kabataan dito, nakita natin, kailangan natin yan. Doon nag-aaral naman tayo every Sunday, Thursday. Pero magandang dedicate. So, meron tayong mga tradisyon daw na maganda at sabi dito, hold, stand fast, and hold the traditions which you have been taught. Okay? So, pasok pa rin sa kaninang definition ng tradition na tinuro. Pagkakaiba, may maganda mabuti. Obviously, ito yung mabuti kasi sinasabi ni Paul na huwag mong bibitawan yan. Okay? So, another example, dito naman, the same book. Pero dito sa banda sa chapter 3. Pakibasa niyo po ito.
6. Ready, go. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which ye receive of us. Okay, so maganda ba yung tradition na yan? Maganda ba? Hindi. Sabi niya, yung mga hindi lumalakad dito, iwasan nyo. So, yung magandang tradisyon to. Ang tinuro sa kanila mga apostol, dapat ginagawa natin. Nakita niyo yun? So, masama ba ang tradisyon? Not necessarily. Okay? So, yan. Yeah. So, ngayon, alam niyo na, dalawa lang banggit na nakita kong positive. Karamihan, negative na. Okay? Kasi nga, depende kung ano bang tradisyon yan. Okay? So, yung mga tradisyon na in-establish na, kasi para katulad niyan na every ano dito tayo nagpupulong, nag-aaral, establish niya sanay na yung pati mga bata. Okay, lalo pag nasanay yan. Kaya sanayin natin, alam na nila pag Sunday, first day of the week, church yan. Okay, hindi na magbalak diyan na kahit ano. Okay, pwede mo yung Sabado, kung minsan-minsan talagang walang ano. Pero hindi na wala namang ganung bagay, di ba? Na pwede mong hindi pagpaliban or something, iba yung schedule. So, nasa sa'yo nga kasi yan. So, alam na natin, iba, biglang nagkakasakit, di ba? Ngayon kami, meaning ko sa inyo kasi sa trabaho eh, may nakaalat talaga dun eh. Para ikaw ay malusog, medyo may konting sakit ka, mag-isiklip ka na kasi kailangan eh. Unless sinabad kasi binabayaran, kaya hindi sila nagkakasakit. Kami, kahit wala sakit, konting ano lang, may sakit. Alat, iba yon ha, iba yon. Allotment yun eh. So tayo dito, importante yung ginagawa natin, kung di naman tayo talagang may sakit, di naman nakakahawa, di naman kakamatay, diba? So yun ba something na liliban ka na importante yung ano? So dapat hindi. Okay, kaya sabi dito, yung iba, pag hindi na sumusunod sa mabuting tradisyon, iwas tayo dyan kasi maganda yung tradisyon, tapos ayaw lakaran, okay? So either iba na yung Bible nila, iba na yung damit nila, iba na yung kalakaran nila, iniwasa. So obviously, so tapos na tayo doon, yung ibang tradition po ay maayos. Ngayon, ano ba yung mga pangit na tradition? Nabanggit natin kanina, yung mga halatang-halatang pangit na yun. So this time, mag-uusapan natin, hindi natin maisa-isa eh. No? Kayo, again, kaya inaaral yung salita ng Diyos para kayo yung mag-decide para sa sarili niya. Pag alam niyo na naitindihan niyo yung prinsipyo, kayo ngayon ang mag-a-apply sa buhay nyo. Hindi kayo laging ang hirap kasi nung attend ka lagi, ganyan. Ang hirap naman nun, ilang taong ka nang umattend. For example, ikaw magde-decide dyan yung susuot mo, wala ka naman lagi ka pang ano, bantayan. Diba? CCTV sa bahay nyo. Lagyan nga CCTV sa harap ni na Desiree. Yung, pangit naman, diba? Kaya nga tinuturuan para ikaw yung so ngayon, ganun tayo ngayon. Tanong lang, when traditions are not good, kailan na nagiging hindi maganda ang mga tradisyon? And therefore, dapat nating ano, mag-isip, reconsider at least. So, hindi na tayo papasok again. Namaya siguro, madaan natin, pero alam na natin yung mga tradisyon na iniwanan natin, di ba? Yung Catholic, ang dami niyan. Mga posisyon, masama ba yung posisyon? Eh, siyempre, Catholic yun eh. Di ba posisyon mo? Pwede dati sumasama kami dyan. Di namin alam. Tradisyon eh. Basta ka, karamihan mga Katolik, alay-lakad ba tao dyan? Maglalo pag Friday. Wala, Birni Santo. Wala, lakad kami. Nasugo ko ito, naglakad kami. Kwento. Pero walang kinalaman sa Panginoon. Diba? Ganyan eh. Tradisyon, hindi na kinasyon. Ngayon, kailan nagiging hindi ito maganda? Para may iwasan na natin, again, ang nabanggit ko ba kanina objective natin? Para hindi tayo mabiktima ng mga masama or mga mahinang tradisyon. Kasi may magandang tradisyon eh, na yung iba nga dapat tayo mag-establish. Diba? So, paano ngayon? Eh, yung iba ang gagaling maggawa ng tradisyon. Alam nyo na, yung mga especially sa religion talaga eh, mga masama religion, katulad ng Muslim, Catholic, Iglesia ni Manalo, yan yung mga ginawa ng tradisyon. Hindi ka makaiwas eh. Kasi talagang andun na yun, di ba? Yung Muslim, mayroon na silang, pati sa Pilipinas, mayroon na silang holiday. Kesyo, ewan ko. Ramadan. Yung nakita natin dun sa ano, naka-dress yung mga lalaki, parang mga babae, nakabistida. Tapos,
Oh, ano man yun. Tradition, again ha, sasakyan natin yan kung hindi makakasama. Walang problema. Pero kaya pag-usapan natin ngayon na kailan na yan nakakasama at apply din natin sarili natin pala. Kasi baka yung iba kasi ganun mag-preach eh. Ako, hanggat maaari, nadaanan ko yun. Pero ang focus natin tayo. Lagi tayong nakatingin sa ano, natunan natin na mali sila. Paano natin, wala tayong gagawin doon. So apply natin sarili natin. Baka may mga tradition din na binubuo kahit among baptist. Or hindi ka pa baptist na established na sa'yo ng iba, Catholic, kung ano man yan. Pwede natin i-consider, kailangan ba yan? Okay? So, di na tayo. Wait, apat lang po ito, no? So, number one, sa gagawin natin dito, ganito, pagbabanggay natin yung salita ng Diyos, tsaka yung tradisyon ng tao, okay? Tingnan natin kung sino mananalo. Parang ginawa ko na ito lahat, pero konting ano lang. Sige. So, challenge natin yung mga tradisyon na ito. So, number one, kailan tayo nagiging masama na yung tradisyon? So, punta tayo sa isang point natin dito, no? Sa Mark 7. So, marami dito sa Mark 7 eh. Pero kinategorize natin sa iba-ibang category. Paano siya? Bakit siya naging masama? Ito po yung tagpo na kung saan, alam niyo yung mga Pharisee, di ba? Nakapokus sila sa mga walang kwenta-kwentang bagay, importanteng matter, sabi ni Jesus, pinabayaan nila. So, kaya makikita lang dito, ako na lang babasa, sabi niya, and then the Pharisees and scribes ask him, tinanong si Jesus ng mga Pharisees, sabi niya, why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? Sa Tagalog, nakita ni mga Pharisee si Jesus, si Jesus hindi masyadong stricto sa mga, ngayon yung mga Yeshua na uusin, nakikinig ko lagi, paulit-ulit. Ano mo yung lagi nilang talking points, yung si Jesus ay tinupad niyang, tama naman yun, pero siya ay Hudyo. Iingat na kayo, siya ay Hudyo, tinupad niya yung mga batas ng mga Hudyo. Nako, red flag po yun. Hindi lang siya basta Hudyo, parang yung mga Baptist naman, kaya naasal din sa mga Baptist, ba? Si Jesus ay Baptist, yung mga ganun. So, lagpas siya dun eh. Amen. Tayo yung Baptist, siya, nag-baptize siya ng Holy Spirit, pero pag natin ilagla, si Jesus Baptist, hindi siya yung Katoliko, mga ganun ba? Obviously, yung Katoliko, multo yan, pero wag na natin ipasok sa ganung kategory, kaya itong mga, mag-iingat kayo, pag yung mga Judaizer, ganyan po yan. At totoo naman, si Jesus ay Jew, according to the flesh, ang time na yon, di ba? Hindi, wag mo ipofocus na si Yeshua, gaganyan pa yan, eh, no? Gagamit pa ng Jewish na mali rin naman, hindi rin naman sinasigurado. Si Yeshua, si Jesus, gaganyan pa yan. So anyway, ang ginawa, ano nangyari dito? Yung mga Pharisee, nakafocus sa mga hindi maimportanteng bagay, nakita si Jesus, na again ha, nakita natin itong maluwag si Jesus sa mga bagay na hindi masyado importante. Maganda naman yung maghugas, di ba mga bata, yun, nasa ito, maghugas ng kamay, parang kahapon, nagpizza kami. So, syempre, alang ano, magganyan-ganyan ka pa, masarap kainin yung pizza, ganun, di ba? Kaya hugas! So, hindi masama yun. Ang problema sa mga Hudyo, nasobrahan. Okay, again, yung Bible, paulit-ulit ko na nabasa. Meron ba sa Bible na yung mga sinasabi ng Pharisee na lagi dapat malinis yung kamay? Meron, pero hindi ganito kadalas. So, ito po ay mga tradisyon na, according to ito, tradition of the elders, hindi sinabing batas ng Diyos. Kasi yun talaga yun. Okay? Ang point dito, bakit sila, ang dami pwede pag-usapan. I mean, yung may importanteng bagay, doktrina, patungkol sa Diyos. Sa application, paano tayo magiging banal? Sa harapan ng Diyos, nag-focus itong mga itong pareseyos, ha? Mga wala nga kwenta-kwento. Uy, ba't yun naghugas? Imagine nyo yun. Ngayon, kung na dito, nagkumain ka ng kahapon, hindi naghugas kunwari si Christian. Sabihan ko lang maghugas kapag ayaw niya. Di, sige. Hala ka. Chan mo naman yan, eh. Hindi tayo ganun ka-stricto, amen? Kasi again, ang importante sa atin, spiritually, yung ating puso sa Diyos, di ba? Yung ating naglilingkod tayo, sumasamba, nakakilala tayo una sa Diyos. Na totoo. At yung physical
mga tradisyon na yan, maganda yan kung maganda, pero hindi yan natin. Kaya ang point number one natin sa Mark 7:5, okay? Again, maganda yung maghugas ng kamay, mga bata, ha? Pero bakit? Kailan? Naiging masama ito. Number one, when they are unnecessarily being commanded or forced upon people. Tandaan niyo po, ang dami nagkakatalo dito. Simpleng bagay. Nagkakatalo-talo. Palibasa nga, minsan siguro meron ng pinagmulan eh. Ganyan po yung nangyayari dyan. Yung ibang tao, for example dito, hindi ko alam kung sino sa inyo, siguro kunwari meron. For example lang, si... Sino na lang? Kunwari si Desiree. Kunwari lang ha, meron kang ayaw dito. Ayaw mo sa mukha ko, for example. For whatever reason. Pero andito kasi, andito yung magulang mo, di ba? So, basta ayaw mo. Pero hindi ka makakuha ng ano yan. Nung wala ka nung masabi mo, lahat dito, in-observe natin from the Bible. So, wala kang masabi, di ba? Pero pag naghahanap ka ngayon ng maliit na bagay, tapos pag may napansin ka, ah, pasto, bakit? Ano ba? Ano ba ginagawa natin ano? Parang yung, anong pwede na yung pakitaan ng ewan dito? For example, naalala ko lang yung kay Ray, no? So sabi niya, kasi may kaibigan kami ng college pa yun eh. Mga Pentecostal split yun, umalis sa Pentecostal. Okay. So kaibigan namin sa ano lang. Kasi sinasabihan ko yung mali ang NIV. Lang, hindi ako nagkulang doon. Okay. Ngayon, namatay yung tatay niya na kilala ko rin. Umatend ako ng funeral. Ang tanong, magkamatay, basta doon. Mabaptist tayo. Diba? Pwede yung pagkakitaan. So, yung ibang tao naghahanap ng ganun. So, balik tayo dito. Si, yung mga Pharisee, alam, inggit yan kay Jesus eh. So, ngayon, may tradition sila na wala naman sa Bible, pero nag-focus sila doon. So, ganyan po nangyayari sa mga churches na pag may mga ganong klase ng thinking, na may gustong mapula kang kanino, kay pastor, sa asawa ng pastor, kung ano yan, kay brad, kay sis. Tapos pag may nakita siyang ganyan ngayon, mag-focus siya ngayon. So, ang gagawin niya, ay, dapat ganyan tayo. Dapat di tayo makain ng kung ano man yan. Kung ano man yan. Kaya ang point number two, yung tradisyon na yan, tingnan nyo. Baka yan ay nag-o-oppose na. Ano kaya sabi dito, again, ano ba yan? Lalo sa pagkain, ang daming ano yan eh. So tayo, inaaral natin lahat-lahat yan para alam nyo na, hindi tayo maka-offense sa Diyos. Ngayon, may mga something pa rin na hindi tayo align. Even sa mga tayong Baptist. Kasi ibang Baptist, hindi nga kumakain ng dugo. Maniwala ba kayo sa hindi? Ala ko, alam mo, lahat ng Baptist, okay na sa akin. Meron pa rin hindi pala. Oo, ang gagawin natin. Hanggat mo hindi na maiwasan, kung maiwasan na hindi pag-usapan, di sige, wag. Pero, anong gagawin mo? Eh kasi nasa Bible din kasi yon. Sabi nung sa New Testament na, di ba, ilang beses binanggit din yun ni Paul, ng mga apostol, nung time na yon, na huwag kayong makain ng dugo. O, paano yan? So, may dahilan din sila ngayon, di ba? So, bakit tayo kumakain? Kasi sabi na ng Panginoon, nilinis na ng lahat ng ganyan, mga dietary laws, wala na yan. So, ngayon, hindi ganun kalinaw, di ba? So, anong gagawin natin ngayon? Ganito yon. So, dahil hindi ganun kalinaw, bigyan natin ng kalayaan yung, di ba, kaya nga, isa sa mga, ano ng Baptist, ano yon, Baptist distinctive natin yung, soul liberty, individual soul liberty. May mga bagay, actually, lahat halos eh. Ituturo lang sa iyong katotohanan, ikaw ang magbasa siya. Lalo sa mga maliliit na bagay, okay? So, yon. So, baliktaran niya na, kunwari, yung mga taga ibang probinsya, kumakain niya, huwag mong ipilit sa iba. Uy, dapat kumakain tayo niya, kasi sabi na ba yun, nilinis siya. Eh, kaso nga, may provision din na parang ayaw. So, ayaw ngayon ng iba. So, nagiging masama ang tradisyon, number one, pag pinopresa mo yung iba, na yung tradisyon mo gawin din. Yan. Number one, tandaan niyo po yan. Huwag niyong, kung alam mong tradisyon lang yan ng tao, okay? Sabi natin maganda, uy, may Amerikano pumunta dito, magpoka rin, opo ka rin, ha? Pwede, kung gusto niya, di gawin niya kung kaya, huwag mong pilit. Kasi tradisyon lang yan, okay? Hindi yan biblical command. Tandaan niyo yan? Pag pinag-utos ng Diyos, sundin natin. Pag hindi, o hindi malina, wag mo ano, ituro mo, tanggapin niya, okay. Kung hindi, wag. Kaya number one, nabilis lang po tayo dito kasi ano na to eh. Wag mo ipipilit, okay. When, kailan nagiging masama ang tradisyon? Pag pinipilit na hindi naman kailangan. Amen? Amen. Sabi nito, parang sabi, hindi naman pinilit. Pinilit niya, sabi dyan, why not?
Ba't hindi kayo lumalakad sa tradisyon ng mga elder? O bakit? So, yun. So, kaya nagkasagutan pa sila dyan. Baka, pero may mga kinalaman yan sa hypocrisy nila. Pero hindi natin, ano yun, dadaanan, okay? So, tanda lang natin, maganda yung ibang tradisyon, pero hindi yung pinipilit. Dahil, kaya nga tradisyon eh. Bawat pook minsan, iba-ibang tradisyon. So, walang sense na hindi naman sinabi na malinaw ng Diyos na gawin or wag gawin, ipipilit mo, okay? Number one, when they are unnecessarily commanded, hindi maganda yan. Next! Matthew 15. Ayun naman po, no? Ready, go. Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. But he answered and said unto them, why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? And then Galatians 1:14. So tandaan niyo natin yan, ha? Basta dito sa Matthew naman, ganun din, hugas din ng kamay. Pero sumagot si Jesus. Pero ang term dito, transgress. Ibig sabihin, kasalanan na pag di sumunod. Diba? Ang pansin nyo, parang kanina din, pero dito, pag sinabing transgress, kasalanan na yan po. And dito rin, sinagot siya ng Diyos na ginagamit daw nila yung tradisyon para magkaroon ng kasalanan naman against the commandment of God. So mabigat, no? Tandaan lang po natin yan. Galatians 1:14 naman. Ako naman, sabi po dito, ito may kwento ni Paul, no? Ang ginagawa niya before, no? And profited in the Jews' religion above many mine equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. So, ano ginagawa niya dyan? Pinapatay niya yung bata, lalaki, bata, lalaki, babae. Ito ginagawa niya. Kasi ang utak niya dati, ginagawa ko to kasi ang ginagawa talaga ng mga lingkod daw ng Diyos. Yan ang iniisip niya. Okay, at binigyan niya po yung diin yung kahit tradisyon na natin to eh. Diba? Iba sumusunod, iba hindi. Ako, sunod ako. Tradisyon na to eh. Yan. Tandaan niyo po yan, ha. And then Colossians 2:8. Kayo ulit. So una, masama yan pag pinipilit mo iba. Hindi naman kailangan. Kayo pa magbasa. Ready, go. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Okay, so this time naman, ano yung keyword natin dito? Spoil. Okay? Yung tradition daw, ginagawang pang spoil. Kanina, transgress. And then yung kay Paul, ano ito yun? Ano ginagawa niya? Inuusig niya yung mga tao dahil siya daw ay mahal na mahal yung tradisyon. Zealous yung tradisyon. So tama ba yun? Eh tradisyon nga eh. Di, gawin natin. Ang problema, tradisyon mo yun eh. Anong, yung may tradisyon ka, gawin mo, sarili mo. Parang kanina po tuloy ito. No? So huwag mong pwersahin. But especially, masama na yan pag ginagamit mo na yan para magkasala. Okay? Napansin nyo, parang hindi ka dapat, parang hindi mo nga maisip eh. Sa panahon natin ngayon, maganda naman yun. Kaso yung ngayon, ginalang na lahat, di ba? Muslim ka, ganyan ka. In a way, okay yun eh. In a way, okay? Kasi kung gusto mong gawin yung ginagawa mo, yung mga Muslim, tumawad ka lang, tumawad dyan. Basta huwag mo kaming, ano, huwag mong gagambalain. Eh sa mga Muslim country, maharang yan, wag doon sila inabutan. Nakakasama rin, di ba? So, number two, nabanggit natin kanina, balik tayo sa Matthew, yun ang maganda eh. So, ang tagpo kasi doon, parang kanina na paghuhugas lang ang problema, sabi ng Panginoon doon, ginagamit na mismo nila yung tradisyon nila para magkasala. Okay? So, kasalanan sa Diyos na ano? Itong mga nabanggit dito, next, no? Inisa-isa ni Jesus yung mga ginagawa ng mga Pharisee, kesyo, ganun din, kesyo tradisyon nila, pero lahat ng mga kasalanan. Okay? Hindi kasi tradisyon namin yan eh. Eh, paano yun? Ano sa palagay nyo?
Kaya meron tayong preaching dito po, no? Kung yun ba, di nakapakinig doon. Yun kaya dinefine natin, in terms of right and wrong title po nun. Ibig sabihin, ang daming usapan at line of contention, hindi magkatapos ba? Hindi mo malaman kung saan yung matatapos yung usapan kasi yung isa may talking po siya, tradisyon na namin to eh. O paano yan, tradisyon na namin to. Milyong taon na namin to ginagawa. Milyon na. Libong taong, nari. So, paano ko yan? Ano yun? Kung mali. So, kung mali, mali! Kaya pag-usapan natin, tama ba o mali? Hindi kung tradisyon mo yan o hindi. Hindi ganyan talaga ginagawa ng mga taga Quezon, yung ano man yan, mga Bisaya, ganyan talaga yan. Diba? Ay, ang taga, yung mga, ano kayo, waray. Talagang mga ganyan magsalita yan, kala ko nagbubuna, hindi na. Ay, wala ka na sa summary. Pwede ba? Dito, ano namin, mga soft-spoken kami. Baliktad naman, mga preacher. Ang customary din sa Bible, lakas magsalita. So, dapat ganun. O, tama naman yun. Kasi may effect yun. Eh. Tinuro sa atin talaga yun. So, huwag mo yung offend yun. Ngayon, gusto ko na sabihin, ang problema sa iba, mismong tradisyon nila ang ginawang para sila yung magkasala. So, ano yung mga example niya? Naalala ko mga Muslim. Ngayon, mga Muslim, obviously, sa ating mga Kristiyano, kaya tayo isang asawa lang eh. Bakit? So, mataas ang lalaki in terms of siya yung nag-rule. Ito mga Muslim na sobrahan naman. Eh, dyan, mga babae, ganyan, utosan lang yan. Eh, kaso paano pag gusto ko pa ng isa? Ayan. Hindi ako kontento dyan. So, ngayon, inallow sila kasi palibasa mga loko-loko din yung mga leader nila. Yung mga Mormon, di ba? Ayan. So, naging tradisyon nila yun, pag Muslim, ganyan. Okay lang, apat. Di ba? Basta kaya mo suportahan. So, maraming conflict doon na hindi nyo pa nakita. Diba? Paano sinumamali mo dyan? At sa Bible, meron tayong example na gano'n. Hindi naging maganda sa kanila yun eh. Kahit kina Jacob, nag-aaway-aaway siya sa bagay, hindi dapat pag-awayan eh. Eh kung isa lang yun, di walang conflict na gano'n. Okay? So, ang ginawa nila, eh kasi customary ang mga Muslim eh. Basta, huwag mo na kaming pakialaman. O di yung kasalanan ngayon, tuloy-tuloy yung kasalanan. Kasi traditional na yung ano eh. May yung babae parang ano eh, basahan eh. Diba? Naintindihan nyo yun. Ano pa? Mga pare, Catholic naman. So, ang normal na lalaki, gusto ng babae, diba? Hindi, mas banal pa tayo sa akin eh. Tayo mga Jesus na maliliit na Jesus. Kaya father tawag sa atin. Kaya bawal mag-asawa. Kahit wala sa Bible, actually baliktad nga eh. So, tradisyon na natin yun eh. Hindi ko makakalimutan kasi kahit nung mga grade 6 ako, may mga magaling din mag-press na pare. Hindi ko makakalimutan, sabi dun, bakit yung kayo magbabawaan? Bakit natin naalisin yan? Sabi yung sabi nila eh. Bakit natin naalisin yan? Tradisyon na natin yan. At kaya nabanggit yung mga Jeho, yung mga saksi ni Batman. Diyan ko nakuha yan eh. Yung pang-asal nila eh. Saksi ni Batman, iglesia ni Robin, o baliktad. Nang-aasal din. Aalisin nyo pa sa amin, yan na lang yung naitira sa ating mga Katoliko eh. Oh, ganun pa eh. Kaso mali. Wala sa Bible, kabalita ng Bible, pinagmalaki pa. So ano ngayon ang mangyayari? Sige nga, pag pinilit mo yan, ano nangyayari sa kanila? Hindi tayo ganyan, yun talaga sila. Ano ginagawa ng mga pare? Sige nga, yung mga tunay na lalaki at least. Obviously, mga bakla, mas malalayo. Which is marami. Anong ginagawa? Naghahanap yan ng laman, di ba? Pag pari ganyan, ang balal-balal kunwari, pag hinubad na yon, di na sila kilala sa ibang lugar, sila lalaki, naghahanap. O yun, lalo ngayon silang naudlok sa kasalanan. So iba dyan kawawa din eh, mga biktima rin iba dyan, pero dahil na biktima sila ng demonyo, magbibiktima rin yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. So, kaya iwasan natin yan. So, again, balik tayo sa sarili natin. Ano naman yung mga pwede sa mga Baptist na gamitin yung tradisyon para magkasala? Ano? Pwede rin yung, ano, pastor, di ba? Hard preaching tayo dito eh. Pwede mong gamitin yan again sa isang kapatid. Talagang ginulpi mo sa katotohanan eh.
O paano yun? Eh, ang tradisyon natin, yan tayo eh. Kaso, hindi mo na kinonsider, di ba? Baka bagong mananampalataya yun. Medyo na ano ka lang dyan, may gustong umalis na, pero hindi dapat. Tinira mo naman. Nangyayari po yan, ano pa? ano pa? Wala akong maisip siya sa baptism. So, pero yung mga tradisyon po, iwasan natin. Kasi malinaw po dito, ang ganda ng pag-upo sa kanila ng Panginoon eh. Tinatasin ang tradisyon nila, sabi ni Jesus, eh yung tradisyon nyo mismo, ginagamit nyo para magkasala. At especially sa salita ng Diyos. Ito yung sinabi yung salita ng Diyos, ito yung tradisyon nyo. Parang yung kaninang pari nga. Eh, tradisyon na namin. Ito sinabi ng salita ng Diyos, paano yan? Eh, ito yung tradisyon namin eh. Na ano, magkamali, na lumaban salita ng Diyos, ganon. Tradisyon nyo na yan. Pag nakita natin ganyan, hindi na po tama yan. Amen? At yung iba, medyo hindi ko nabalik ang kanina, no? Hindi ko masyado nabigyan emphasis. Bakit nga ba nag-hold on to tradition yung mga tao? Kasi ganyan po ang tao. Pag inatuluan mo, kaya nga maganda, establish natin sa kanila magandang tradisyon. For example, yung mga babae, magpalda. Kung sanay na sila dyan, hindi na bago sa kanila yan. Hindi na sila comfortable yung magpakita ng kung ano. Kasi nasanay na sila sa magandang tradisyon. Baliktad naman. Di ba? May mga kasama tayo sa lala, ganun. Hindi ako nasanay eh. Baliktad. Ay, gusto ko ganun eh. Di ba? Kaya problema. So ngayon, ang hirap silang ilagay sa tamang alagayan, di ba? So yun, so ginawa sa kanila ng demonyo yan. So sinanay sila ng ganun, yung babae, maikli ang buhok, pinapantay yung sarili sa asawa nilang lalaki, tradisyon nila yung ginawa na, eh ganyan tayo, empowerment, no? Girl power. Yan ang ginagawa ngayon, mga bangla na ngayon yung ginagawa nila, normalize nila. So papayag ba tayo? Sa iyo, sana hindi. Hindi dapat. Okay? Iyon. Eh, tradisyon na. Questionin muna pag mali na. Pag nagkakasala ng malinaw eh. Okay? So, naintindihan ko pa kahit nung kasi dati, Catholic din tayo eh. Alam ko exactly kung ano nararamdaman ng mga tao na pag sinabi mo na, pag ano na muna na, uy, yun ang ginagawa namin eh. Sabi mo, mali. Mag-cross. Ako, hindi ko nga inaano eh. Di ba? Hindi ko nga madalas kasi masyado ng moot point yun, hindi masyado mahalaga. Pero yung tradisyon po yan, kaya again, apply natin sa sarili natin. Meron ka bang tradisyon na sinabi ng Diyos ganito, tapos gagawin mo to kasi tradisyon yun na. Amen? I-apply natin sa sarili natin to. Nata, gusto ko lang balikan yung hindi ko matapos. Hindi, tapos natin ito ngayong maga. So, masalama, malinaw naman, no? Number one, hindi na maganda yan pag pinipilit mo na hindi naman kailangan. Okay? Number two, huwag niyong babalikan yung mga bata. Ano, yung anak ko, pinag-isimba ko sa church. Iba yun, anak ko yun, una. Ang alam, maganda yung tinuturo natin sa kanya. Pinipilit mo ako eh. Maganda naman yun eh. Tsaka hindi naman pilit na ugulpihin ka, di ba? Eh, natunuturoan ka lang. Okay? Iba yun, okay? Ang sinasabi to, other people. Sinabi mo, doktrina natin yan, di naman pala. Sana malinaw po yung pagkakaiba, ha? And then, pangalawa, pag ginagamit yung tradisyon para magkasala. Pangatlo, medyo magkaka-relate din po ito eh. Matthew 15 din, no? Kayo ulit. Ready? Kayo naman po. Ready, go. And no more does his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition. Balik din tayo sa Mark 7, no? Ito naman ay pamilya ba sa kwento nung kanina? Inisa-isa ni Jesus yung mga transgression nila, ginagamit yung salita, yung tradition daw nila, kaya nila ginagawa yun. So natapos na natin sa series natin sa Matthew eh. Anyway, ito naman, kayo po ulit, ready go. He said unto them, who will ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition? 13, ako na lang. Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered, and many such like things do ye. So dito ay sabi dyan, yung mga tradisyon nyo, anong ginawa? Yung salita ng Diyos, nawala na ng bisa. Dito naman, ganun din, nireject nila
para anong gusto nila? Ang maitaas, ang magawa. Kasi may mga gano'n, parang kanina, yung tradisyon ng mga Katoliko, walang asawa daw yung ano nila, pari, di ba? Eh kasi may pangangailangan ng lalaki, anong gagawin natin? Sabi sa Bible, maghanap ka ng asawa. Sabi dito, yung tradisyon natin yan eh. So, hindi mo maikikip yung tradisyon pag sinunod mo yung Bible. So, ang ginawa nila, baliktad. No, nireject nila yung kumain. Huwag yan, okay lang yan sa inyo. Kaya sa amin, hindi. Ha? Paano yun? And then, yung kanina, sabi nung kanina, ganun din, no? Binaliwala nila yung sinabing malinaw ng Diyos. So, ano nangyayari pag ganun? Kunwari, si DM, may sinabi siya, kunwari. Kanina na lang, no? Sabi niya, sige, huwag natin sundin to. Sundin natin nasa hymnal. Ay, hindi rin pala. Anong ganun. Sabi ko, hindi, sundin niyo to. So, ano nangyari doon? So, pag may confusion, pero, pwedeng confusion, pero, pag nasunod yung isa, ano mangyari doon sa isa? Na nai-neglect, nare-reject, no? Hindi na masama yun kasi nga yun, no? walang bagay. Pero gusto lang example, no? So, hindi masama yun kasi nga, may judgment tayo doon, di ba? Na-explain ko na kanina sa Sunday school. So, pero dito, pag ang nireject mo salita ng Diyos, paano yun? Okay, nari nga, yung anong example natin kanina, another example na naman, para iba naman, yung sa bawal yung pastora, di ba? Sa atin. Kasi nasabi sa Bible, eh. Mga babae, pag church time, lalo pag nag-aaral salita ng Diyos, tahimik. Eh, paano yun? Gusto namin, eh, pwede siya namin, mga pastora talaga, eh. So, mag-iisip ka nga, hindi pwedeng pareho. Nasusundin mo yung Diyos, susundin mo yung tradisyon. Eh, nasusundin natin. Eh, tradisyon. Na, pag sinunod mo to, anong nangyayari, in effect, anong ginawa mo sa salita ng Diyos? Anong kinik out? Diyan ka lang, ha? Diyan ka lang. Huwag natin pag-usapan, either ganon. Sino sa inyo na ganon? Tawag dyan, na neglect or na binaliwala. Okay? Lahat tayo, di ba? Pero yun nga, minsan tamang baliwalain tayo kasi either mali tayo or under tayo talaga. Pero paano pag salita ng Diyos in-under? Doon na nagkakamali. Nakita niyo yung pagkakaiba? Paano nyo nagawa yun? I can't believe it. Hindi, nangyayari yung kahit sa atin. Diba? Balik na tayo sa atin, ha? Tapos tayo sa mga Muslim ulit. Mamaya, balikan natin sila. Pero sa atin, sabi ng Diyos, ano? Ano sabi sa Hebrews 10:25? I bet ready go. Not forsaking the assembling of ourselves together, but as the manner, but and so much the more. O sabi, attend ka lagi. Okay, do not forsake. Hindi, mayroon akong dahilan eh. Mayroon akong... Okay, ano pa? Ang daming commandments sa Bible. Ano pang commandments? Suggest, sige. Honor your mother and father. Hindi, hindi mo kilala yung mga ano ko. Masama sila sa akin dati nung bata ako eh. Kaya accepted ako, ganun. Commandment nga ng Diyos yun eh. Ano pa? Huwag kang magsisinungaling. Hindi, ngayon lang naman eh. Tsaka every time na kailangan. Anong ginawa mo? May sinunod ka! At yung salita ng Diyos ngayon, ang ginawa mo, sinet aside mo. Oh, paano yun? So, nagiging parang binaliwala mo. Salita ng Diyos, pag binaliwala mo yung salita, binaliwala mo na yun. Sino nagsabi nun? Yun yun, yung gusto kong sabihin kanina eh. Diba kaya minsan nasaktan tayo? Pero pag naintindihan mo na tama naman siya, mabayaan mo, paano yung Diyos? Kailan ba naging hindi tama ang salita ng Diyos? Yun ang tanong. Amen? Hindi, para sa pamilya ko to eh. Para sa bansa to eh. Diba? Tawa ko yung isang mayabang na kung sino man yun sa bakuna. Yung balibalita ngayon na matay, nagka-cancer. Biglaan. Kasi nagpabakuna siya, tapos yabang pa sa'yo, mag-resign na yung mga yung pabakuna dyan. Eh, siya na matay. So anyway, ano ba nasabi yun?
Yun nga, kasi meron siyang mas sinunod. Sinunod niya, sinabi sa kanya, yung mga tao, na, di mo nga sinabi, ba't nga ba kayo tumatanggi? Eh, libre na nga yan eh. Baka may dahilan. So, nagyabang siya, siguro hinusgahan din ang Diyos. Yun ang nakikita ko dun eh. Dapat si Duterte rin eh. Anyway, marami pang ano, may panahon ng Diyos dyan. Amen? So pag binaliwala mo po yung salita nung nagsabi noon, binaliwala mo siya. Amen? Ano bang kasalanan? Huwag kang magsinungaling, huwag kang mag-covet. Ano, lahat tayo sa pool dyan. Ako, kaya nga, mag-anniversary tayo minsan, nakukumpara ko yung sarili sa iba. Which is mali, amen? Lalo pag sumobra. So, hindi tayo dapat, pag sinabi na huwag kang mag-covet, huwag. Hindi, basta wala naman nakakaalam eh. Kasi lalabas yan eh. Pati sa mga salita mo. Eh, may kapatid ka dyan. Kunwari, iba dito. Kunwari, sino mga kaibigan dito? Kunwari, isang dalawa. Nagsabi lang si Christian, tagal naman ng preaching. Ano yung narinig ni Raven? Ano mangyayari? Ay, hindi siya kontento. Ako din, hindi rin. So, lalo kung nag-encourage pa siya na sa hindi maganda. So, ang ginagawa natin, kaya nga tayo nag-aaral, nagbibigay tayo ng time, andito ka na rin lang, madali ka pa. So ano nangyayari? Pag yung salita ng Diyos, in-uphold mo yung tradisyon mo, ito yung sinabi yung salita ng Diyos, nababaliwala. Yan ang sabi dyan, tradisyon eh. Salita ng Diyos eh, salita ng Diyos, dapat ganun. Ito yung sinabi yung salita ng Diyos eh. Importante ito. Kaya number 3, paano nagiging masama ang tradisyon? Pag ang ginagawa niya salita ng Diyos is make null and void. Sabi nito kanina, di ba, ginagawang obsolete. Ay, yung mga pastora, okay na yan kasi sinabi lang yan. Ito yung sinasabi nila actually, sabi nila, ba't wala kayong pastora? Eh, sa panahon natin ngayon, mga babae ngayon, matalino na, magaling, at matalino, magaling. O dapat meron ding babae sa pulpit, di ba? Ay, sabi sa Bible, hindi, ano, dati yan eh. Ginagalang mo naman yung salita, pero yan, dati na yan. Eh, ano pang obsolete sa salita ng Diyos? Sige nga, ikaw na ngayon yung may mili, sino magde-decide? Kung anong obsolete dyan o hindi. Kung isa, dalawa dyan, sinasabi mo obsolete. Ay, tanya po yun. Eh, kasi yan ang modern times, di ba? Ano, next, pati mga bakla, eh, mga bakla, mga tanggap na natin ngayon yan eh. Hindi tinanggap ng Diyos, eh, dati yan. Apply nyo po sa sarili nyo. Okay? Alam na natin yan sa iba. Alam natin nakakadiri sila, mali sila doon. Ngayon, ano yung ginagawa natin na minsan kahit Baptist tayo at nasa church tayong ganito, ano yung ginagawa natin na sinabi sa Diyos, okay, importante yung salita ng Diyos, kaso, I mean, meron kaming ganito naman, tradisyon to. Okay? Tradisyon to eh. Dapat may lazy day, di ba? May lazy day eh. Ano man yan, tradisyon ng kaibigan nyo, barkada nyo, pamilya nyo, tradisyon to eh. Eh, yung salita ng Diyos, saka na yan. Yan, sabi natin na hindi na maganda. Okay, tapusin natin dito. Dito tayo matatapos. At medyo ganun din po yung tema dito, pero bigyan natin ng particular na pansin. No? Sa 3, the same chapter ha. Ganun din. Sabi dito, for the Pharisees and all the Jews, except they wash their hands off. Hindi lang basta wash, ha? Dapat madalas daw. Eat not holding the tradition of the elders. Okay? Kaya mali ka, Jesus. Kasi yung mga tradisyon namin eh, ganyan eh. Ngayon din yung medyo kapareho nito sa 8 naman. Ito yung gusto kong makita pala kanina, no? Kaya magbasa po sa 8. Ready, go. For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups, and many other such like things ye do. Si Jesus na po nagsimula dyan. So, inisa-isa niya eh. Alam naman niya eh. Pero hindi sinabi dyan, utos ng Diyos yun. Ito sabi niya, para malinaw, ano ginawa nila? Laying aside. Ano yung laying aside? Hindi masama yan kung nag-iipong ka, di ba? Lay aside. O hindi masama yan, katulad ka po, nagpintuota kami dito, ito, tinabi muna namin. Walang problema kasi, walang matuluan.
Pero pagsalita ng Diyos, oh, dito ka muna. Mamaya pag-usapan yan. Yan ako na yung ginagawa dito eh. Tinataas natin yung mga Hudyo eh. Diba? Eh, ibang mga Baptist, ganyan yan. Kahit tinuro ng Bible, maliwanag, eh si John, pag tinasa mo yung first John, parang galit na galit sa mga Hudyo eh. Sabi ito, mga anti-Christ yan eh. Eh, mga Baptist ngayon, ano? Si John, first John, John ka muna, John ha. John ka muna, John na nga. John ka muna, John ka lang. Eh, mga Hudyo, mga ano to eh, special child, pwede. So, ginawa dito, si Jesus na yung nag-explain na anong ginagawa niya eh. Tinasang tabi niya yung salita ng Diyos. Pag sinabing hold, ibig sabihin, ito yung totoo, ito yung gawin natin. Mga tradisyon nyo lang pala yan. At hindi lang yan, marami pa ang ginagawa. Okay? And then sa Galatians. Balik tayo, ito, nabasa natin ito kanina. Si Paul, ulit, nagkukwento siya, anong pinaggagawa niya. Balikan lang natin, pero nabasa natin kanina, di ba? Ako na lang, sabi, profit in this religion above many men equal in my own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. Okay? So, nung time pala na yon, obviously, si nagisisi na siya dito, okay? Pero, ano kwento lang niya, paano niya nagawa na pumatay siya ng babae, lalaki, bata? Kasi, gusto niya sumunod sa tradisyon nila. Okay, ano, nasa Bible ba yun? In a way, yes. Alam niyo po ba yung nangyari, di ba? Alam niyo, pinatay nila yung mga Jebusite, Perizzite. Ano pa yun? Ano naman yun? Amalekites. Iba pa yun eh. Yung mga nasa talagang Canaan lang. Yung lima yun eh. Perizzites, Canaanites. Yun na yun. Jebusite. Kaya sabi dito, being more zealous. So, ibig sabihin, mas pinaburan niya yung tradisyon. And then, dito na tayo sa ating pinaka-text. Sabi po dito, tapusin ko na lang. Ano yung kinukumpara dito ng Panginoon with Peter? Sinasabi, maging banal tayo kasi in the fickle on the Father who without respect of person judge it according to everyone's work past the time of his sojourning here in fear. Ibig sabihin, ang Diyos hindi siya yung kanya parang nirespeto ka dahil lang sa tradisyon. Sa tradisyon, ang mga Hudyo ang God's people. Hindi rin eh. Kasi pag alam mo yung Bible, kahit taga-ilabas ka, sumamba sa Diyos, kasama ka na kahit hindi ka anak ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac. Pero bakit ang sinasabi lagi nila, anak ka ba ni ano, Hudyo ka ba, ganyan. Kasi iba na yung hinuhold nila. Kaya binabanggit dito sa 1 Peter na hindi ganyan ang Diyos. Wala siyang respect of person. Eh sabi dito, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things. So ina, mga Kristiyano na yung kausap niya. Tandaan nyo, paano ba kayo naligtas? Kayo ba'y dahil anak kayo na ganyan, anak kayo na ganyan, anak kayo na ganyan? Hindi! Ano ba yung nasa utak natin madalas bukod sa seed? Yung minsan kayamanan din, di ba? Paano ka naligtas? Kasi nagbayad ako ng ganyan, nag-ano ako sa church. Ang dami kayo in-offer, ganun maniwala kasi iba-iba, ganyan ang utak. The more na yung nagawa nila, kung di man sila gumawa, nagbigay. Sabi ng Panginoon, hindi kayo naligtas dyan. And from your vain conversation, yung mga walang kukwenta, ganun ang tanya ng Diyos sa kanila, yung mga Hudyo. Yung mga ang dami nilang batas po. Ang dami ng batas na outside of the Bible. Diba, alam nyo ba yung Talmud? Volume yung parang encyclopedia. Di, wala nga daw nakabasa pa nun eh, bihira. Nakabasa ng lahat. Anong ginagawa nila doon? Display. Kung sakaling may reference. Ganun ang tingin ng Diyos sa kanila. Kaya gusto ko sabihin sa atin ngayon, huwag ka rin, huwag mong yung mga tradisyon mo na baka may natitira pa tayong tradisyon. Amen? Mga Pilipino tayo, dami natin yan. Walang kwenta sa akin yan na tinanggap nyo sa tradisyon ng inyong mga tatay. Masama ba yung tatay? Hindi. Masama ba yung tradisyon? Hindi necessarily. Kaya isipin natin, kung tinanggap mo yan, sandali, nakaka-oppose ba yan sa kalooban ng Diyos ngayon? Tingnan mo kasi walang kwenta yan kung yan ay mag-go-go again sa salita ng Diyos.
Okay? Kaya sabi dyan, ano yung talaga nagligtas sa'yo? Ang Panginoon! Ang dugo ng Panginoon! Na wala siyang kasalanan! Siya'y mabuti! Hindi siya nagkasala! Siya'y Diyos! Nag-sacrificio pa sa'yo! Ba't kailangan magkatawan tao pa para ligtas ka lang? Kasi may napakahalaga ng ginawa ng Diyos para sa atin, tapos pagpapalit mo sa tradisyon. Yun ang point dito eh. Bakit? Ano ba yung tradisyon mo? Ano ba meron dyan? Yun yung pinasa sa akin. So what? Tama ba yan o hindi? At kaya nga naalala ko din po ito, yung mga Hindu daw po, isa sa mga sinasamba nila, yung mga ninuno nila, alam nyo ba yun? Sabihin na, bilangan mo sila kasi mas magalang sila sa... Eh kung loko-loko yung ano ko, di ba? Kaya pag nabasa nyo rin yung Bible, yung sa mga kings, ganun yung parang laging nagpapalitan yun eh. So, sino mo susundin ko? Ang Diyos ba? O yung tatay ko? Yun ang struggle ng mga tao, ginagalang pa nila yung mga dati nagalang. Salamat sa Panginoon, may magulang tayo, lolo, lola, salamat po. Kung tayo ay tinuruan yung salita ng Diyos, kung hindi, at least pinakain tayo, minahal tayo, salamat. Kaya bandang huli, sino susundin natin? Ang Diyos dapat, yun yung pinakano dito po, no? Pinaka context dito. Kaya sabi dyan, so binanggit lang agad yung lagi natin ginaano, ang Panginoon ang dinadakila dapat natin, at ang ito, sa bandang huli, that your faith and hope might be in God. Ang dapat nyo paniniwalaan ng Diyos, hindi tradisyon. Eh na, magandang tradisyon. Yung magandang tradisyon, kaya nga tingnan natin, i-challenge natin. Kung yung gagawin natin, for example, ito, may gagawin ka ngayong linggo, kunwari, kung ano man yan. Alam mo, importante ito lagi, pinaghahanda natin ito, dito magkikita-kita. Okay, kahit isang beses kang, hindi mo alam kung ano mamimiss mo pag wala ka sa pag-gather natin. Hindi, may tradisyon kami. Kami mga, ano namin, yung batch namin, kung ano man siya. Wala ka kwenta-kwenta, pero binibigyan mo minsan ng ganong pahalaga, hindi naman tama. Okay? Kaya message lang po ngayon, ganito. Paano kung may nag-establish niya mga tradisyon na yan na kalaban pala natin? Kalaban ng Diyos, basically. Amen? Ayan, nabanggit ko na agad kanina kasi yung po-opo. Ano ano lang, yung Mr. Sir. Itong mga Pilipino daw, yan ang napansin sa atin ng mga ano eh. Ma'am, sir. Sabi natin ganito, tama yung aking assessment na na-research ko na nanggaling daw yan sa pang-respect of persons. Na kaya ngayon, hindi mo i-oppose kahit yung mga katulad yan. Si Dino po yung binanggit ko kanina, namatay sa cancer. Kasi, eh, sumusunod daw kay Duterte. Oh, may mali ba doon? Isipin mo muna. So, magmamalaki ka pa, eh, sumunod lang ako eh. Tama ka ba sumunod? Yun tanong. Ano tayo, diktador? So, ganun kahit itong mga to, ganun, parang pag sinabi ng ating mga tatay, tradisyon ng mga tatay, ano, hindi na pwedeng baliin? Eh, kung mali nga. So, nangyayari, yung salita ngayon ng Diyos ang nabanggit ko ba yung point na number four? When the traditions are not good, kailan nagiging masama ang tradisyon? Number one, pag pinipilit mo, hindi naman kailangan. When they are unnecessarily being commanded or forced upon people. Number two, pag ginagamit sila para magkasala, eh, tradisyon yun eh. Why, when they are used to transgress or sin. Number three, when they make null, void, obsolete God's commandment. Dahil sa tradisyon mo, kaya ako nung ginawa yan kasi tradisyon na namin yan eh. Mali. And last is, when they make God's commandments or words and truth appear inferior. Dahil sa tradisyon mo, lahat kami, mga Katoliko kami mamatay, sarado, kandado, Katoliko, iglesia ni Manalo, kung ano man yan. Eh, tradisyon namin yan eh. Diba? Ang hirap niya, pag nag-soul winning tayo, hindi natin alam. Ano ba tong lugar na to? Masyado ba silang ano dito? Mga Chinese daw, may mga ganyan din yan, yung mga Mormon, strong family bonds. Sino mong pamilya natin dapat? Sa New Testament, ang church. Amen? Amen. Ang hirap paniwalaan po na iba yan, pero yun ang totoo. Kaya napakahirap, pero pwede po yan. Amen? Turo lang natin dito. Lalo mga bata, mag naintindihan nila, oo nga, no? Pag nagpunta ako doon, kailangan ko doon punta doon, mag-iinuman sila doon, and therefore, ano? Kaya sabihin, huwag kang iinom, eh. Mag-iinuman nga kayo, eh. Sino niloko nyo?
So ganun pala yung kahit sinabi ng tatay na kahit tradisyon ng mga Pilipino kung sino man yan. Amen? Amen. Kung mali yan, mali yan. Kaya tapusin natin, anong gawin natin? Let us avoid being victims of bad and inferior traditions. Alamin natin ano sinabi ng salita ng Diyos. Mas importante ito, dito ako. Sabi ng salibutan, importante ito, hindi na importante yan eh. Mamimili ka ngayon. So ngayon, ito yung panang panglaban natin, no? Eh, may galing kasi nilang gumawa ng tradisyon eh. Biruin mo, may araw na ganyan, may palaspas, ang saya niya mga batay, nasanay na ako eh. Kahit yung Pasko, di ba, katatapos lang natin itong last time. Nireview ko po yung ano, sana 19 na alaala nyo, no? Yung December, yung sa Christmas, yung January naman, celebrate the Lord. Ibig sabihin, ang Panginoon ay celebrate natin siyang dakila eh. Siya dati dakilain natin. Hindi kung ano mo nakasanayan natin. Okay? So ngayon, pwede tayong gumawa ng mga tradisyon na maganda. Yan ang gawin natin, di ba? So kaya ganun ginagawa sa church na to. Nabanggit mo na yung tradisyon natin, di ba? Maganda na yun eh. Sumunod ka na lang. Hindi ka na mailigaw. Soul winning natin. Ando na yun. Program na yan. Amen? Ngayon, yung binibuild natin ngayon yan, kahit wala tayong choir, dahil walang magaling dito, at napansin ko rin yung mga pieces ng choir, dahil meron ngayon tayong iba, di ba? So, huwag ka nang humiwalay dyan, napakaganda niyan, superior po yan. Maniwala kayo. Nakakabisado niyo, eksaktong salita ng Diyos, kinakanta niyo pa, dahil kinakanta niyo, paulit-ulit sa puso niyo, lalo yung malalaman nyo at hindi na makakali sa inyo. Magandang tradisyon yan. Amen? Amen. Yeah, rather, huwag tayong maingit. Wala tayong tradisyon. Eh, di gumawa tayo. Build and follow good tradition. Ngayon, kung mayroon nagpasa naman, tulad yan, nakita natin sa iba, hindi naman masama. Wala naman composer dito. So, magaling compose, di ba? Oh. Hindi pwede nating sumunod sa magandang tradisyon. Hindi tayo talo. Na naka-align sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Hindi, sakop talaga yung tradisyon. Yung ano eh. Yung ano ba yan? Ano ba mga nanatili yung tradisyon nyo? Pasko? Ano ba? Kayo na, isa-isa yung sarili nyo. Birthday? Ano pa? Anniversary? Anong anniversary? Ay, anniversary natin ano. Magandang tradisyon yun eh. Wedding anniversary? Wag nyo lang sa tapakan yung ano, di ba? Wedding anniversary, kaya pwede akong di mag-church. Tama ba yun? Maganda nga, dito yung celebrate. Para na dito na kayo magpakain, gusto nyo. Kung ayaw nyo, wala, okay lang. Malapit na pala kayo, no? Di ba? Tagal pa. Na-encourage ang bawat isa na itong couple na to, nagtiwala sa Diyos. Di sila katulad ng sino-sino dyan. Yung pera nila, ginasas kung saan-saan lang. Tapos mga sinahulo naman. Tapos papakita pa sa social media. Diba? Anong nangyari ba kina Ogie Alcacid? Sorry, napatagal ako. Ha? Wala na din? Naalala ko lang eh. Kasi nga, nag-ano rin yung mga yan. Nag-born again din yan eh. Hanggang ngayon, okay. Whatever! So imagine nyo yun. Yung tradition nyo, binida nyo pa salita ng Diyos. Tama ba yun? Parang isa, may kilala naman ako, hindi ko nababanggitin yung sino. Ilang beses ko na sinabihan yun. At nagpapaano naman siya, tama ka eh, tama ka pastor eh. Yung King James lang talagang Bible eh. Hindi okay, tuwan-tuwa naman ako. Ngayon naman totoo. Eh kaso, ewan ko, dahil siguro sa influence ng kung sinong kaibigan, pamilya, ayun, hindi na naman siya King James ngayon. At pinopost niya ba? Bible. Bible ba yun pag hindi King James? Ngayon, medyo equivalent yung iba, pero iba hindi. So, yung equivalent niya, pag hindi yung Bible, hindi King James yan. Hindi yung Bible kasi may mali yung mga yun eh. Amen? O, nangyari sa taong yun, ewan ko. Malamang ganun, tradisyon na to eh. Pastor, hindi kami sa church nyo, kaya kayo na lang dyan. Kaya may sarili kaming church na kunwari lang. Kaya hindi natin sabihin ganun, kasi gumawa kang tanga. Pero yun ang totoo. Pero pag-usapan yun, set aside. Diyan ka lang ha. Pag nag-usap ulit tayo, King James ulit ako. Ano yun? Balimbing. Nagiging balimbing ka lang. Dito ka na salita ng Diyos sana, pero hindi. Sana po, no, ay may nalitira pa tayong tradisyon. Ito yung salita ng Diyos. Ito yung tradisyon mo.
Kung hindi yan nakaka-oppose dito, sige, sure, walang problema. Diba? Hindi naman sinful, hindi naman nasasagisaan to, diba? Yung perfect example natin yan, yung mga, yan, lalo yung mga holiday, no? Ay, birthday mo. Hindi mo nakaka-attend, mali-mali naman yun, diba? Oh, pero iba kasi hindi, birthday ko, gagawin ko gusto ko, birthday ko eh. Diba? So sana, nakuha po natin ngayong umaga. Basahin ko na lang ulit sa 1 Peter para maano natin sa 18. For as you know that you were not redeemed with corruptible things. So kung ano man yan, tradisyon mo, nasisira yan. Tulad ng silver and gold. From your vain received by the tradition of your father. Mababa ang tingin ng Diyos sa mga tradisyon. Amen? So let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again na nililinaw niyo po, Lord. Kung magandang tradisyon, napakaganda sundin. At pwede ko man mag-create ng magandang tradition para sa especially mga bata, Panginoon. Ginawa niyo po ito ng mga Old Testament. Yung mga bagay po silang sinadya, Panginoon, na gawin. Pinag-utos niyo rin naman at binanggit niyo po, Lord, na mga bata especially pag nagtanong sila, anong sasabihin namin. At kayo po ang may tataas namin bakit may magandang tradisyon kasi pinag-utos niyo po, Lord. Kumpara namin sa mga tradisyon na hindi po galing sa inyo, minsan po sa inyo, Panginoon, ay nawa. Ito yung uphold namin. Yung mga attachment namin sa kung anong tradition, Panginoon, ay establish namin, or i-challenge namin, I mean, or reconsider namin, bakit kami nga ba naka-attach dyan, tama ba yan, or may something lang na naisahan kami, and then di naman pala dapat. So I pray na, Panginoon, na ang i-uphold namin again ang yung salita. At hindi lang po yung salita, obviously, minsan marami rin occasion mga Kristiyano dyan, Bible din, but actually sa application nagkakatalo, Panginoon. So I pray, i-apply namin, alamin namin salita nyo, apply namin ng tama, i-uphold namin, Panginoon, para kitang-kita sa aming buhay, Panginoon, alam ng mga tao, pag sumusunod talaga minsan yung salita, may mga trouble, may persecution, Panginoon, makagalitan kami, tatampo sa amin, baka hindi namin ginagawa yung mga hindi namin ginagawa. Nawa, magtiwala lang kami sa inyo, Panginoon. Marami namang provision din kayo, Lord, na saan pwede kami mag-compromise sa tamang bagay, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayong magbasbas din sa kakainin, Panginoon. Alalarin niyo po ang anniversary next week, Panginoon. Maging matagumpay ito, Lord. Kayo pong umilos sa bawat isa. Paghanda, Panginoon, magkakaisa, Lord, na itaas nga rin po ang inyong salita. Ang gawain dito, Lord, na magpalain niyo po, Lord, si Pastor dito na maka-attend, Panginoon, makapunta, maging pagpapala kami sa kanya, siya din sa amin, mga kasama niyo, Lord. So, again, basmasan niyo pang kakainin, mga salamat po, Lord, na kami na maayos na fellowship, practice mamaya, Panginoon, mga young people na nag-practice, may blessing din sila, mga maghahanda, Panginoon, kayo pong malala sa amin afternoon service din po, Lord. Lamang, Panginoon, kayo malulati in Jesus' name we pray. Amen.